Pila monthly in Johang Abang sa Balay Sis. Dawan mo nga ng vlog yan sis, if magkano at paano makakuha ng bahay na ganyan. Thanks po. Hi sis Yen, pasensya na. Sobrang tagal mo na tong ni-request. Pero ngayon ko lang siya nagawa ng video. Sa tanong mo kung magkano ang abang sa amuang balay. So monthly before is nasa 5,400 pero bumaba na siya ngayon nasa 4,800 something na lang. Itong bahay namin ay housing loan through Pag-ibig. Nakuha namin to last 2015. Nalipatan namin 2017 na. So ang naging equity namin dito before is 32k, parang ganon kasi naka-promo daw to. Tapos reservation namin 5,000, and then yun na nga, isang taon naming huhulugan yung equity. Pero dahil meron na kaming naipon that time, dahil same kaming may trabaho noon ng jowa-ish ko, magjowa pa lang kami noon ng asawa ko, nakaipon kami at yung naipon namin lumagpas sa limit na 32,000, kaya ayun, nilagay na namin lahat dito. So itong bahay na to, kahit maliit lang, at least meron tayong sarili nating bahay. As a introvert person tulad ko, kailangan ko din talaga ng may sariling bahay dahil may sarili rin akong mundo. Mas gusto ko yung tahimik na lugar. Minsan gusto ko maingay, minsan gusto ko tahimik. So ayun, mas prepared kong may sariling bahay at syempre bubuo na ng sariling pamilya. Natural lang na talagang may sarili tayong bahay. Lalo na dito sa Luzon, kung wala ka namang sariling bahay, mangungupahan ka. So kung iisipin mo, sayang yung iuupa mo, ibili mo na lang ng bahay. So dati ayaw ko talaga dito noon kasi nga gusto ko sa province kasi mahilig ako mag-alaga ng mga hayop, manok. Gusto ko ng manok, tas gusto ko rin mag-alaga ng aso, yung mga pusa, baboy. Magtanim ng mga kung ano-anong halaman sa harapan ng bahay. Kaso sabi ng jowa-ers ko noon, dito na lang daw bibili ng bahay kasi nga ang trabaho niya andito. So kaya ayun, dito kami nakakuha. Hindi naman kalakihan, meron siyang kwarto, dalawa sa taas at sa baba, merong maliit na CR, may kusina, may sala. Yung sakto lang. At hindi ko rin pala nabanggit sis, itong bahay na to ay huhulugan namin sa loob ng 30 years. So nag-start kami 2017. So mahaba-habang panahon pa ang aming igugugol dito sa bahay na to. At hindi pa rin namin to tapos ipagawa. Yun nga, hindi pa nga tapos ipagawa. Meron ng mga bagong aayusin na naman dahil merong mga nasira na, tulad ng kesame sa taas, natulo na yung sa kabilang kwarto kapag malakas ang ulan, natulo. Tapos yung sa CR, meron ding tagas kasi nga dikit-dikit ang bahay dito. So pag may nagpagawa na kapitbahay, tapos ayun, may istakan sila ng tubig sa slab nila, pupunta sa kabilang bahay. Kaya yung ano namin, CR, pabulok na rin yung kaysami doon. Pero pwede naman daw yung tanggalin kasi nakaslab naman siya, nakabuhos. So ayun lang sis, sana nasagot ko yung tanong mo. Ang dami ko ng daldal. Kung meron ka pang katanungan, huwag kang mahiya, mag-comment ka lang ulit. Char! Sige na, bye! Thank you for watching!